So, ayan na guys, kain na tayo. Ayan ang dinding natin. Ayan, sarap. Tapos yan ang white rice ko. Ang bayat yung lampalaya. Yan ang gusto ko. Tara, kain na tayo. Mukbang dinding. So, dito yung isda. Masa-masa ko naman yan. Mapait-pait siya. Okay lang. Tara, kain na tayo. What's up mga be? Good afternoon sa ating lahat. Ang oras dito sa Uman is 1 PM. So, welcome back to my channel, Inday sa Uman. Ang gagawin natin ngayon is magluluto tayo ng dinengdeng. Pang sarili na ulam mga be. So, ito iluluto ko ngayon. Itong pagkain para lang sa atin. Meron tayong ampalaya. At meron tayong pritong sila na pansahog. May okra. May talong. At saka may kalabasa. So, ayan na yung kaserola natin. At saka ang gamit ko is Maggi cubes. So, tara. Magluto na tayo mga be para may ulam na tayo. So, ayan na guys, mga ano natin, sangkap natin sa dinengdeng. Meron tayong sibuyas, talong, kalabasa, pritong isda, okra, at saka may ampalaya tayo. So, ang gagawin ko ngayon is ilagay ko na itong pritong isda sa kumukulong tubig. Ayan. Ganito ang style ng dinengdeng namin ng mga Ilocana. Tapos ilagay natin yung Maggi cubes, tapos takpan. Ilagay yung sibuyas para mga be. So ayan na guys, ilagay na natin yung kalabasa at saka talong. Ayan. Ganito ang way ng pagluto namin ng dinengdeng. Dinengdeng. So, ayan. Antay lang natin na kumulo. At medyo well done yung kalabasa. Bago natin ilagay yung ampalaya. Ang pinakahuli is yung okra. Kaya takpan muna natin siya. Ayan guys. At ayan ang parang marami-rami na talaga itong ulam ko eh. Okay lang, papakin ko na lang. So, ayan na yung ampalay natin na mahaba. Tapos, ayan, okra is linisan ko na din. So, antay-antay na lang mga be, until well done, tapos kakain na tayo. White rice kasi ang niluto ko ngayon, kaya nagluto ako ng pang sarili kong ulam. So, ayan na guys. Luto na yung dinengdeng natin. Ayan. Yummy. Within 15 minutes. 10 to 15 minutes lang. Ang gusto ko kasi sa gulay is medyo half cook lang. Ayaw ko yung overcook kasi wala nang lasa. Kaya ganyan lang be. Sarap yan. May sahog na pretong isda. So, mamaya ako kakain. Tapusin ko lang ang mga dapat kong tapusin. So, mamaya kain tayo. Sabay-sabay tayo mga be. Yan ang dinengdeng na tinatawag namin sa Ilocano. Ilocano, Ilocana. Ayan, ang dinengdeng. Walang gisang-gisa. Basta yung, ano, yung sahog is naprito. Tama na. O di kayo yung inihaw. Nice da, pwede din. So, ayan guys, subukan nyo din. Napakadaling lutuin. So, mamaya tayo kakain. Maggawa lang ako ng lime juice. Kasi nagantay sila. So, maya ako kakain.
So, ayan na guys, kain na tayo. Ayan ang dinding-ding natin. Ayan, sarap. Tapos yan ang white rice ko. Ang lalaking gayat yung ampalaya. Yan ang gusto ko. Tara, kain na tayo. Mukbang dinding-ding. Sahog, pritong isda. Masarap ito mga be. Mapait-pait siya. Okay lang. Tara, kain na tayo. Mukbang dinengdeng. Yummy, yummy, yummy. Yummy, dinengdeng. Wow! Oh, kain na tayo mga be. Ang lalaking gayat ng ampalaya. Katakot. Ay, nakakatakot. Pati okra, hindi ko na hinati yung okra. Ayan mo dyan. Namimiss ko na ng ulam. Lagi na lang manok, karne, isda. At saka ang problema pa kasi, laging tuyo ang pagkain. Ayan. Itong isda na prito, tira namin nung nakaraan. Hindi na masira yan pag ilagay sa freezer. So, ito. Ayan na, sahog. So, kain na mga bay. Ayan, oh. Dami. Mukbang dinengdeng. Na ay mainit pa. Kanina ko pa ipinalamig eh. Mukbang. Taman lang. Nakasawa na talaga ang pagkain dito. Yun lang, wala lang bago. Okay lang. Sarap naman kahit walang bagoong. Basta may magigil. Marami akong makain na gulay sa kanin.
Kahit okra. Half-cook lang. Kasi pag overcook na kasi ang gulay, hindi na masarap. Masarap pag ganito lang. Palaya, ang palaya, ang palaya. Ayan. Mainit. Pidin. Sarap din yung kalabasa. Bumibili ako ng kalabasa mga li dahil ginagawa kong soup. Soup with mushroom. Mushroom soup. Tapos pinalagyan ko ng ganito. Pumpkin ang tawag nila dito. Pumpkin soup. Tapos lagyan ng ano, kabote. Organic mushroom. Sobrang gutom ko kanina. Habang niluluto ko yan eh. Ay, hindi naman na kahit maulam lahat. May hapon pa naman. Matamis. Ang sabaw niya. Matamis na. Mapait. Hindi naman yung mapait na mapait. Katamtaman lang.
Ganito ang mukbang na dinengdeng, mga be. Mukbang dinengdeng. So, habang kumakain ako, mga be, pa-shoutout na lang. Shoutout sa mga lagi nandyan na nanonood. Mga subscriber ko. Na subscriber o di kaya hindi subscriber. Basta, yan, nagtsatsaga nanonood. At huwag kalimutan, click ang notification bell para sa susunod na vlog ko. Is mapanood ulit, simple vlog. Like and share lang, subscribe. Ganito ang buhay sa abroad, mga be. Busog na ako, hindi ko na maubos ang kanin. Mas marami kasi yung gulay na kinain ko kaysa yung kanin. So, hanggang yan na lang, mga be. Like and share lang. Bye-bye.